May napanood ho ako sa ano sa YouTube no, yung mga nakapangutang daw sa OLA eh huwag matatakot pagka pinuntahan sa bahay kasi kailangan daw muna nilang dumaan sa barangay bago sila masingil sa bahay. Okay. Well, didibang ko na po yun. No? Hindi po totoo yun. Ang traditional way po kasi ng pangongolekta, isang pagpunta talaga sa bahay. Kaya lang, hindi po kailangan ng kolektor na pumunta sa barangay para lang makapangolekta. It's just that, yung mga online lending apps no, na mga nangharas, eh hindi makapunta sa bahay. Bakit? Nangharas na nga sila eh. Diba? Bakit ka pupunta dun sa bahay na hinaras mo na? So, ano dadatnan mo dun? Diawa yun. Diba? Pero, sa katotohanan po yan, yung mga legitimate po na lending nyo, is ginagawa po yan, pagka talaga hindi nakabayad, pinupuntahan sa bahay. Lalo yung mga traditional lending, mga financing, tsaka banko. Kung hindi ko nakabayad yung mga yan no, sa takdang oras at hindi sumasagot sa mga tawag o SMS, talagang pupuntahan mo sa bahay. Hindi ko nila kailangan dumaan ng barangay. Kasi po, ako po, 25 years po ako kolektor. No? Pumupunta ako sa bahay. No? Doon ako nangungolekta, especially yung mga hindi nakakabayad sa ano sa utang. Nung kami nag-uusap, no? Pinag-uusapan namin ng maayos, no? Pero siyempre may may mga instances din na makasara bahay, no? May tsinelas bukas ang TV. Pero pag kumatok ka, 15 minutes ka na wala pang sumasagot sa iyo. May mga ganun talaga eh, kaya lang parte 'yun ng pagiging kolektor eh. Di ba? Pero ganun pa man, kailangan mong gampanan yung trabaho mo as collector. Ako, me, personally, ganun ang ginagawa ko. Diba? Umulan, umaraw, kailangan puntahan namin yung mga kliyente namin na hindi nagbabayad. Kasi, parte yun ng aming trabaho. Eh, yun, dun kami binabayaran. Diba? Ngayon, para ho hindi kayo mapuntahan no, dun sa mga nakahiram, no? Regardless po yan, kung online apps yan, traditional lending, online lending base sa website, financing banko. Kung ayaw nyo yung napupuntahan sa bahay, para kasi kalimitan sinasabi nila, nakakahiya sa mga kapitbahay, pinupuntahan ako. Eh, magbayad ho tayo ng takda sa oras. No? Yun yung inaano ko. Lagi ko hong sinasabi, no? Kasi obligasyon yan eh. Nanghiram ka, so may obligasyon ka ngayon. Parang kuryente. Parang tubig, di ba? Pag hindi ka nakabayad, sila puputulin. Ang pangolekta kasi, ang paniningil kasi sa utang. Kung wala ka naman pwedeng putulin eh. Di ba? So pupuntahan mo sa bahay, kakausapin mo ngayon yung may utang. Di ba? Na kalimitan, pagka... Well, ewan ko kung natural na sa ating mga Pilipino yan o sa lahat ho ng kultura. Pagka walang pambayad, magtatago. Ayaw magpakita. Diba? Huwag ko ganun. Harapin nyo. Sabihin nyo yung totoo. Kung ano yung nangyari, diba? Ano ba yung naging dahilan? Bakit hindi kayo nakahulog? No? Tapos, gumawa kayo ng compromise agreement. Diba? Sabihin nyo kung kailan kayo makakabayad, mag-PTP kayo, ito pa rin nyo, di ba? Kasi, obligasyon ng ng kumpanya, no, na kolektahan kayo, kasi, namuhunan niyang mga yan, eh. Kailangan masingil nila yon, di ba? Or bumalik sa kanila, para mapaikot. Yun ho ang, sistema ng negosyo, eh. So, ngayon, kung hindi makakakolekta, siyempre, papupuntahan yan sa bahay. Eh, legal naman ho yung pagpunta sa bahay. Wag lang ho mga aras. Well, eh, kailangan lang naman pong sumunod, no? Or kailangan lang masunod yung kautusan ni SEC dun sa kanilang memorandum sa prohibition ng unfair debt collection.
Kailangan lang naman po masunod yun, no? Yung huwag kayo pupunta ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Masama hong ano yan, masama hong baga bawal ho na magbigay ng threat, ng panakot, no? Kausapin niyo ng maayos, no? Para maayos din ho kung ano man yung dapat ayusin. Kasi ano yan eh, agaya ho ng lagi ko sinasabi, ang pangungutang, it's not about the money, it's about the character. No? Siyempre, ikaw, as nangutang, ano mangyayari sa'yo? Hayaan mo na lang ba na lahat ng inutangan mo, hindi mo babayaran? Eh, masisira ka. Diba? Kasi, paano kung ano yan, reporting entity ng HCIC yan, di wala na, nasira ka na. Diba? Hindi ganun. Diba? Ako yung sa akin, no, real talk lang. Kasi naano lang ako dun sa napanood ko sa YouTube, no, na kailangan daw pumunta muna sa barangay bago maningin. Lalo daw pag mga ola. Well, hindi ho. Kung pwede yung dumiretso yan sa bahay para maningil, no. It's just that kaya lang ho yung mga ola eh hindi nagpupunta. Eh kasi nangharas na nga sila eh. Tapos pupunta ron. Ano yun? Ano? Kumbaga parang kumuha ng martilyo, pinukpok yung sarili. Eh, pagka ikaw nang haras, eh, hindi ka makakapunta dun sa dapat mong, ano, diba? Kaya, ang pangungulekta ho yan, eh, ako, para sa akin, ha? Kasi 25 years ko nung ginagawa yan, ang pangungulekta ho is an art, and a science po yan, para sa akin. Araw-araw, iba yan, eh, exciting eh. Hindi lahat ng oras, lagi may nagbabayad. Hindi lahat ng oras ng pinuntahan mo, maayos ka usap. Hindi lahat ng oras ng puntahan mong ano, masungit. Diba? Iba-iba ho yan. Iba-iba ho ng approach, iba-iba ng ano. Kada pupuntahan mong tao, iba ugali niyan. So, iba-iba ng approach yan. Hindi yung, kuwari, nagpunta kayo kay Pedro, yung na nag-iusapan niyo, pagpunta niyo kay Juan, ganun pa rin, hindi ho ganun. Iba-iba ho yan. Kaya, gustong-gusto ko itong trabaho na to kasi, araw-araw, iba eh. Iba yung ano, iba yung kumbaga experience eh. Exciting eh. 'Di ba? Bawal lang ho dito sa trabaho namin pikon. Kasi pag napikon dito talo. Yun totoo ron. No. You know, no, sana lang ho bago maglabas ng ano ng video sa any sites po. Pag-isipan mo munang mabuti at mag-research. Kasi ano eh, nami-misinform yung ibang mga tao. No? Na, ay, hindi pala ako po pwedeng puntahan sa bahay. Mabawal pala. Hindi ko bawal puntahan sa bahay. Kasi ano yan eh, para lang kung Bombay. Diba? Pag pinautang kayo ng Bombay, saan kayo sisingilin? Di ba sa bahay? Alam naman nung iba pumunta yung Bombay, hindi naman tatawag, wala naman call center yung Bombay. Di po ba? I hope meron ho kayong, ano, meron ho kayong natutunan sa video natin ngayon. And I hope na-correct ko kung ano man yung dapat itama, no? Kasi trabaho ko ho ito for 25 years na. At I'm enjoying every bit of it, no? Kasi nga, exciting siya eh. Araw-araw, iba. So, I hope po may natutunan at I hope na naitama ko yung dapat itaba, no? At maraming salamat po, no, sa mga sumusuporta at nanonood ng aking video. And I hope tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pagsuporta sa akin. Maraming salamat po. Yun lang.